sa ating weather date ngayong February 21, 2021. At ngayon kay Bagyong Auring, napanatili pa rin niya yung kanyang tropical storm strength na may hanging nasa 65 kilometers per hour mula pa sa gitna. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagla-landfall dahil po sa senaryong binantayan natin itong mga nakarang araw. So yung mga majority scenario na nangyari kay Bagyong Auring, unahin na natin yung number 1, humina siya habang hindi pa siya tumatama sa lupa. At number 2 na scenario, yung maintaining, nagme-maintain pa siya ng lakas niya. So inaasahan pa ba nating posibleng makaipon pa siya ng lakas? May chance na pa rin pero hindi na ganun katakas. Kung magkaroon man, siguro slightly. Pero pag tumaan na siya dyan sa may Mindanao, posibleng humina ito unti-unti bago maging isang tropical depression at maging isang low pressure area. Bago tayo mag-proceed sa ating weather update ngayon, nakaramdaman nyo ba yung sobrang lamig na panahon mula sa Luzon dahil sa amihan? Ito po ang latest nating temperature check. Mula po yan sa mga weather agency ng Meteorologics at nakikita natin sa mga susunod na oras yung official temperature forecast ng PAGASA. Tingnan po natin yung ating latest satellite image. Kung makikita natin yung kaulapan ni Bagyong Auring, umaabot pa rin dyan sa may Mindanao, northeastern Mindanao at alos buong lalawigan ng Visayas. So hanggang ngayon, hindi pa tumatama yung sentro nito kaya makakaranas pa rin na maulan ito panahon na may mga chance na mga pagulan. At ito po ang tropical cyclone warning signal ng PAGASA ngayong oras na ito, mga bandang 8 o'clock. At signal number 2 dyan sa may eastern Samar at Tinagat Islands dahil po sa tropical storm strength ni Bagyong Auring. Pero pagdating niya dyan, posibleng bumaba yung signal nyo dahil nakatakda na maging isang tropical depression ito based po yung sa forecast ng PAGASA. Tignan natin yung latest forecast track ng PAGASA. Kung makikita natin, hindi pa rin tumatama yung sentro niya malapit dyan sa kalupaan ng Visayas at Mindanao. Kaya, habang papalapit siya dyan, maaaring tumama siya bilang isang tropical depression na lamang. Pero may posibilidad pa rin tumama siya sa tropical storm strength kaya maaaring ibaba yung signal kung sakasakaling humina si Bagyong Auring habang papalapit dyan sa may eastern Visayas. Mata ng PAGASA, ang sentro ng Bagyong Auring sa layo na lamang 370 km east of Hinatuan sa Surigao del Sur. Kumikilos siya west-northwestward sa bilis lamang na 10 km per hour. May lakas na hanging aabot pa rin sa 65 km per hour mula sa gitna at pagbuksong aabot sa 80 km per hour. At sa mga pagulan na dala ni Bagyong Auring, makakaranas pa rin ng mga matitinding buhos na ulan ang Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. May mga pag-ulan din na inaasahan dyan sa may Eastern Visayas, Misamis Oriental, Bukidnon, Camiguin at nalalabing bahagi ng Caraga. May mga inaasahang mahihina hanggang katamtamang mga pag-ulan dyan sa may Bicol Region, Mimaropa, Zamboanga, Quezon, northern portion of Davao Oriental, Davao de Oro at nalalabing bahagi ng Visayas at Northern Mindanao. Yan po muna ating latest mula sa Typhoon Watch. Mag-ingat po kayo and God bless.